Anong hanggang anong oras ba tayo dito, bro? Eh, kung hanggang kailan mo gusto, kung gusto mo tapusin ng alas 11, sige go, alas 11. Ah, sige, sige. Yung, napag-usapan natin na dalawang topic lang muna kasi mahaba yung ano eh, usapan eh. So, dito muna tayo sa ano, yung, ang saang, di ba, yung, kumbaga na, sa sabot na to, sa Bisaya pa, yung napag-usapan natin is True Church at saka yung RCC Images. Yun, naging usapan natin. Oh. Sige. So, ano, so ito yung unang tanong ko, bro, no? Batay sa aral ng Katoliko. No? Kasi nga, yun yung sabi mo, magsasagot ka sa batay sa aral ng Katoliko. Marami akong Katoliko na tinanong dito, baka ikaw mismo o baka ikaw muna no, yung makapag-satisfy sa akin ng sagot ba. No? Batay sa aral ng Katoliko, bakit meron kayong mga larawan no, ng mga santos, ni Santo Niño, ng yung nakapako na Kristo, at saka ng mga kirubin, at iba-iba pa. Batay sa aral ng Katoliko, bakit meron kayong ganun na ginagawa? Una, binigyan ni ng authority ng Panginoon ng Iglesia na anumang kanilang ipahintulot sa lupa, may pahintulot sa langit. At dahil ipinahintulot ng Iglesia sa lupa na magkaroon ng imahe ng mga santo as virtual catechism sa mga hindi marunong magbasa, kaya ginamit ang imahe ng mga santo. Ang pinagbawal lang sa amin yung imahe ng Diyos Diyosan, pero yung imahe ng santo, yun ang ipinahintulot, kaya may pahintulot yun. Yun ang reason but meron kaming imahe ng mga santo. Okay? Next question. Ah, sige, sige, sige. Saan sa ano, bro? Saan sa, meron ba kayong aral, no? O anong aral specific na nakasulat na, kumbaga, tinuturo no doon sa aral ninyo no sa katesismo nyo na merong sinabi roon na gumawa kayo ng ganito no mga larawan na ganito ganyan meron bang ganun bro sa aral nyo? Walang ganun sa aral namin bro dahil sa aming aral kaya kami merong rebulto ng mga santo kasi nga ipinahintulot ng iglesia at ang iglesia binigyan nga ng authority na anuman ang ipahintulot nyo sa lupa ipapahintulot ko sa langit yun. Okay, okay, okay. So, sunod na tanong ko, kung wala kayong aral na ganun, no, wala kayong aral na ganun, ang tanong ko, paano mo kinunik no, yung Matthew 16:19 at 18:18-20 na pinahintulutan? Saan nga, sa, ang tanong ko, saan nga doon sa aral nyo na pinahintulutan kayong gumawa no, ng mga ribulto ng mga santo o imahe ng mga santo o base sa aral nyo? Saan sa aral nyo yun? Kasi ginamit mo itong Mateo eh. Yun, yun nga, aral kasi yun. Niya, tapos sabi sa ito, tapos sabi mo walang ganun. Hindi, yung ano isa, yung sabi mo na ano na kayo ay gumawa. Ay, yung sinabi mo kanina, kayo ay gumawa. Yun, yun ang sabi ko na hindi yun batay sa turo namin. Kaya kami nag ano, nagkaroon kami ng imahe ng mga santo kasi ipinahintulot. Sabi ni Kristo, anuman, pag sinabing anuman, general term 'yon. Rosario, purgatorio, piyesta ng mga santo, imahe ng mga santo, Christmas, Valentines, ano pa? Lahat ng mga sinasabi niyong unbiblical, yun ang mga na nasa Katoliko ngayon, yun ay ipinahintulot ng iglesia. At dahil ipinahintulot ng iglesia, kaya meron kami. At wala namang talata sa Biblia na kinokontra ang imahe ng mga santo. Yayo, meron kami nun. Next question. Okay, okay. So, meron kayo nun kasi ipinahintulot ng iglesia. So, ang ibig mong sabihin, yung iglesia lang ng Katolik ang nagpahintulot nun, hindi si Kristo at mga apostol. Si Kristo ang nagsabi sa Matthew 18:18. Natural. Si Kristo. Na gumawa ng mga santo at saka rebulto? Si Kristo ang nagsabi nun? Ang sabi ni Kristo, anuman. Hindi. Na, naintindihan mo yung... Nakuha ko yung sagot mo. Bro. Yung tanong ko, ang hindi mo nakukuha, bro. Bro, na, pag sinabi ganito nga... Ganito bro, ganito bro. Pag sinabi teka nga... Teka lang, bro. Na, pag sinabi nga na anuman, general term yun, kaya nga sinabi ko kanina eh, kasama na doon ang Rosario, Purgatorio, Christmas, All Saints Day, All Souls Day, lahat anuman. Wag mo, sinabi ba specific? Anuman nga eh. Anuman, kaya isa na doon, kaya nga,
isanas doon sa anuman ang paggawa ng imahe ng mga santo. Oh. Kay Kristo galing yung ano na yun, ha? Paintulot na yun, ha? Anuman. Oh, next question. Kaya nga, ulitin ko yung tanong ko, bro, ha? Sinabi ni Kristo, anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa, ipahihintulot sa langit. Si Kristo ang may sabi nun. Ngayon, ang tanong ko, sabi mo kanina, ang nagpahintulot sa inyo na gumawa noon ay ang iglesia. So, sangayon ka ba ngayon na ang iglesia lang ang nagpahintulot sa inyo na gumawa ng larawan? Kasi wala namang sinabi na si Kristo na ipahintulot ninyo gumawa ng larawan. Sangayon ka ba doon o hindi? Hindi ako sumasang-ayon kasi hindi naman magpapahintulot ng anuman ng iglesia kung hindi binigyan ni Kristo ng otoridad na magpahintulot. Next question. Okay, sige. So next question. Saan nga? Ito yung tanong kanina ko, kanina po pa unang tanong ko sa iyo. Saan nga sa aral nyo, no, sa iglesia, base sa aral nyo, sa iglesia nyo, na pinahintulutan kayong gumawa ng larawan? Yan yung tanong ko kanina sa iyo eh. Sabi mo wala. Hindi bro, tapos ang sabi ko kanina, ang sabi ko kanina, wala kaming turo na gumawa kayo. Wala kaming turo niya kasi ako sa umidad na ako ng ano bro, ng 40 bro, hindi ako kailanman gumawa. Kaya kung meron sana kaming utos na gumawa kayo, oblige akong gumawa kahit di ako marunong mag-iskultur. No? Kaya kami merong revolto kasi may gumagawa. At yung imahe ng mga santo ay pinahintulutan ng iglesia na hindi naman nila gagawin kung walang authority ang ibinigay si Kristo na anuman ang ipahintulot yung sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya doon ako kumukuha ng hugot sige, sige, sige. Sa magigitin anuman. Next question ko bro. Next question ko bro. Ipapaalam ko lang bro na bro, ipapaalam ko lang na ang ating live viewers ngayon is 193 na. Sige, sige. Salamat sa mga viewers. Salamat, salamat. Okay, so ang sunod na tanong ko bro, base sa aral ng Katoliko, no? Kasi ito yung batayan natin eh. Base sa aral ng Katoliko, anong taon nagsimula ang pagkakaroon ng Katoliko ng mga imahe na uribulto ng mga santos? Hindi ko na maano bro kung ito sabi ko na ba, pag hindi ko alam, sasabihin ko talaga na straight ko talaga na hindi ko na alam. Hindi ko na alam kung anong taon, ano ang exact petsa nagsimula ang aming pagkakaroon ng imahe ng mga santo. Ang alam ko lang na kami nagkaroon ng imahe ng mga santo kasi ipinahintulot ng iglesia namin dito sa lupa na magkaroon kami ng imahe ng mga santo. Yun. Yun ang alam ko. Yung anong petsa, kailan nagsimula ay hindi ko na masagot niya kasi hindi naman kailangan ng taon or petsa. Ang kahit na is, ano lang, kumbaga ano bang century nangyari yan, parang ganoon lang. Okay. So ang pagkakaalam ko lang yung imahe na Our Lady of Perpetual Help. Ano na? Yung imahe of Our Lady of Perpetual Help. Kahit saan mong history basahin, ang gumuhit noon si Lucas, yung nagsulat ng gawa at saka ng Lucas. Siya yung gumawa ng Our Lady of Perpetual Help. Tapos doon sa katakom, kung saan inililibing yung mga Kristiyano o nangangaral yung mga Kristiyano dati ng patago, kung pasukin ang katakom, marami siyang mga painted doon, mga drawing na mukha ng Panginoong Hesukristo. At based sa scientific research, ito ay nagsisimula pa noong early Christian period. Wala pa si Constantine ang sinimulang iguhit yun. No, ng mga, isa na doon yung guhit ni Lucas. Wala namang ibang may tuturo ang history na gumuhit ng Our Lady of Perpetual Help maliban kay Lucas. Next question bro. Okay, sige. So ngayon, para malinaw sa lahat, ibig sabihin yung church na ninyo, no, kasi aral na ninyo yung pinag-uusapan natin, ibig sabihin yung church nyo, sa kanila lang nanggaling yung pagkakaroon, no, ng aral tungkol sa mga imahe. No? So una, ang tanong ko bro, kung Biblia yung pagbabataya natin, may papapakita ka ba na merong ganung uri o hawig? No, na tinuturo ang mga apostol para
para sundan, no, ng iglesia ninyo yung aral na pagkakaroon ng mga imahe at larawan? Yun na nga sinabi ko kanina, bro. Ipinahintulot ng iglesia yon na sila ay gumawa. Actually, si Lucas ang gumawa ng imahe ng early general paper. Kasi yung ano, bro, general kasi yung sagot mo, pero yung topic natin specific. Yun na nga, wala naman ako, wala naman ako. Bro, hindi ko dinadawit sa paliwanag ko ang imahe ng Diyos-Diyosan. Specific ang ano, hindi, ang paliwanag hindi, ko. Oh, tama nga, tama nga. Hindi naman tayo nag-uusap ng mga Diyos-Diyosan dito. Yung yung mga larawan ng Katoliko. Yun hindi nga, tayo nag-uusap dito kung Diyos-Diyosan ba yan o hindi. Yung imahe nyo. Yun nga, imahe ng mga... Eh, sabi ko kanina, hindi ba? Si San Lucas ang unang gumuhit ng imahe Our Lady of Perpetual Help. Kahit i-search mo pa yan. Pangalawa... yung... Hindi, bro. Yung tanong ko kasi sa Bible, sana sa Bible ba, may ipapakita ka ba na gaya ng claim nyo na yung iglesia nyo pinahintulutan gumawa? O pinahintulutan silang gumawa ng mga larawan. Kung sa Bible ba, meron bang ganun na pattern na para magkaroon naman ng hawig yung sinasabi nyo doon sa mga unang Kristiyano no, na nasa Biblia? Sige. Based sa ano ko, sa napansin ko sa tanong mo, is ginagawa mo kaming Bible alone but hindi kami Bible alone. Pero, hindi ba ko tapos, bro? Sagot, bro. Pero dahil, yan ang, ano mo, ang pagkaunawa ko sa'yo, sige, magbabasa ako ng Biblia. No? Ang babasahin kong Biblia ngayon is The Living Bible Translation. Ang sabi sa Galatia 3:1 ganito. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Hindi yan comics. Hindi yan magazine. Hindi yan dyaryo. No? Yan ay Biblia. Ngayon, kung nabigay ko na ang sagot na hinahanap mo, sana makontento ka. Kanina, doon sa term Catholic, meron sana ko ilalabas na Bible din na mababasa talaga na Catholic. No? Pero sige bro, okay lang bro. Hindi ko na inilabas kanina. No? Sa ngayon bro, okay lang bro. Ngayon bro, para naman malaman rin ng iba. Okay lang. Sa programa namin, maraming beses ko na inilabas yan. Yung sa Greek ng Hebreo, Nebitrantay 1. Himenon, Iglesia. Para masuri ko rin ba, matanong rin kita tungkol sa ebidensya mo na yan. Okay. O, yun nga, sabi doon sa ano, sa Greek ng Hebrew, Acts 9:31, Himenon, Iglesia, Catholic, Tes, Yudayas, Kegalalias, Kesamarias, Eken, Eremen, Oikodomine. Sa Lucas 4:41, nakalagay naman doon, kay Femen, Eselten, Tes, Catholic, Pericuro Pereoto. At sabi naman doon sa Biblia Protestante, hindi amin to. Yung sa kay Richard Baxter, A Paraphrase on the New Testament, sa John 10:16, tinawag niyang Catholic Church ang tatag ng Panginoong Hesukristo. Yung pero hindi ko na lang ano yun kasi ayoko yung ano eh, masyado tayong letra for letra, pero base observation ko kasi is parang ano eh, may pahabol yung mga tanong mo. Eto, naglabas ako ngayon, bro. The Living Bible, bro. Ayan. I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Next question. So, okay lang. Okay yan. Ako naman, bro, na nabasa ko na rin yan. Sa akin kasi, medyo, ano lang, no? Medyo, kumbaga, yung translation ba? Pero okay lang. Aral naman kasi natin ninyo yung, ano, yung binag-usapan. Balik tayo dun sa salitang Catholic, bro. Based lang sa alam ko rin bro yung word na 931 no ng ano ng gawa
no, na katahulos, sa unawa mo ba, bro, Catholic yung ibig sabihin dun? Yes, bro. Throughout all. The church, Catholic siya. Throughout all. Yun ang meaning ng Catholic. Throughout all. Universal. Throughout all. Catholic. Throughout all. Yun ang meaning ng Catholic. So kapag, yung next question ko, so kapag itatranslate natin yung katahulos sa English mula sa Greek, ang translation ng katahulos para sa unawa mo is Catholic? Hindi. Yan ba yan? Hindi. Ang pag i-translate mo yan, ang meaning yan, throughout all, para sa lahat. Throughout all. Ngayon, yung name na Catholic, doon kinuha. Catholos or Catholics, doon kinuha. Kasi ang meaning nun, throughout all, tinan mo, ano meaning ng Catholic? Based sa Grolier's Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, from Greek, Catholics, universal. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Kaya nga hanggang ngayon, bro, alam mo hanggang ngayon, based sa mga debate na kaharap namin pag True Church ang tema, wala pang sino mang magiting na protestante ang sumagot sa tanong na kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, sino? Kasi si Soriano, ang sagot ni Soriano, hindi niya kilala kung sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Kasi hindi pa siya tao noon 2,000 years ago. So, Iglesia Katolika pala nagsimula 2,000 years ago. First century. Kung titinan mo naman sa Wikipedia, talagang first century ang nakarecord. Pati ba naman pasugo ni Felix Manalo, ganun din sinasabi. I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, can be traced back to the first century. Oh. Yun. Yeah. Lahat ng mga ebidensya. Okay, so, ewan ko lang kung ikaw, kaya mo bang sagutin yung tanong na yun? O, hindi, okay lang naman. Nakasanayan ko na kasi. Okay. Dati akong ano bro, dati akong Seventh-day Adventist Evangelist at yan ang isa sa mga challenge questions sa akin ni Wendell Talibong na pinaglaanan ko ng 2 linggo hanggang 3 linggo ang pagre-research pero matibay yung ebidensya talaga eh, na-founded by Jesus Christ talagang Katoliko eh. Kinontra ko yan dati, kala mo? Oh. Okay lang bro, aral nyo kasi yan. Wala. Gaya ng sabi ko, hindi kita pinipilit. No? Kasi nga yung atin, mapakita mo lang kung ano yung katwiran mo tungkol sa mga tinatanong ko sa'yo. Ngayon bro, ito yung next question ko bro. No? Alas G's na. Hindi na tayo masyadong ano. No? Ito yung next question ko bro. Kung ano bro, kung ilalagay natin sa ano ba, kung meron kang mga Greek interlinear diyan, no, na Bible, maipapakita mo ba bro na yung salitang katahulos, no, sa mga talata na binigay mo, no, yung sa Lucas, sa Gawa, na merong transliteration o translation doon na yung katumbas na salitang katahulos is Catholic. Ang sabi ko kanina bro, ang name Catholic doon kinuha sa mismong Greek term na Catholic or Katahulos. Kahit ay in sini Manalo alam na ang Catholic in Greek is Katahulos. Doon kinuha ang pangalan na Katahulos. Ang meaning, throughout all. Kaya kung itatranslate mo yung, parang ganito lang yan, no? Meron akong ano dito bro ba? Meron ako ritong aklat na ano, ito. Papakita ko lang sa iyo, bro. Na minireplyan pa ako na ano na Aliporis ni Master Pope. baka makatala kayan ko siya ngayon, ano? Oh, sige, ano yung mo, bro? Ano yung gusto mo? Dito, bro, meron akong Strong's, no? Kang Jim Strong na mga dictionary sa Bible words. Dito kasi sinuri ko rin naman wala kasi akong makita no na yung word na katahulos is doon nanggaling yung salitang Catholic. So saan mo nakuha bro na mga referensyang sinasabi mo ngayon na yung salitang Catholic is galing sa salitang katahulos? Kahit saan ka mag-research bro, kung saan ginuha yung pangalang Catholic, ang sagot doon Catholic, Catholique, katahulos. Yun ang mga sagot bro ng ano ng mga encyclopedia bro doon kinuha. Catholic, Catholicos, Catholos. Actually, kung titingnan natin 'yan sa ano sa Mons
Mons reverse Greek interlinear yung Acts 9:31 nakalagay talaga doon Ecclesia Kataholos. At saka wala namang total ang mga magagaling talaga sa Bible scholar na ang meaning ng kata ang ano ang sa akin bro naniniwala ako na yung nakasulat talaga doon is Kataholos, pero ang di ako agree bro na yung ibig sabihin ng Kataholos is Catholic doon. Okay. Ako kaya nga kita ano dito tinatanong kaya nga kita tinatanong kaya nga ito yun oh. Tumutol ka na naman, bigyan hingi na mo ng clarification na naman ulit, di ba? Yan ang hinihintay ko, yung pututol mo eh. So clarification ganito, ano ang meaning ng term Catholic? Kung titingnan natin sa mga dictionary, no, ang yung word, kung gaya na sabi ko sa iyo dito sa aklat na ito, yung word na Catholic, no, mas accurate siya doon sa salitang katulo, no, na isang beses lang siya ginamit, no, sa whole New Testament. Mas ripirado siya doon. Yung salitang kataholos, no, na dalawang compound na word, yun yung pinanggalingan ng salitang katulo. Oh, so ang ibig sabihin naman ng katulo is isa sa ibig sabihin nun is universal, general, ayun. Means Catholic. Ayun. Pero hindi yung katahulos. Kaya nga tinatanong kita kanina na yung katahulos, makapagbibigay ka ba ng kahit na Greek interlinear na itrinanslate yun sa salitang Catholic? Sabi mo kasi wala. Ay, hindi, so, ngayon, hindi yan ang ano bro, hindi yan ang paliwanag. Wala kang pinagkaiba kay Ahmad Barcelonian. Wala kaya tinatanong kita kanina kasi yung paliwanag mo kasi yung word na katahulos is Catholic. So kaya nga hinahanapan kita. Oh, hinahanapan kita ngayon ng kahit na Greek interlinear or Greek dictionary. Ito bro, ito bro. Para maipakita mo naman sa amin, oh, sa mga nanonood dito bro. Ngayon. Ito bro, ang mindset mo ngayon ay wala na pinagkaiba kay Ahmad Barcelon. Sa debate nila ni Wendell sa debate nila ni Wendell Talibong, sinabi ni Wendell, tanong niya, saan sa Biblia mababasa ang term Bible? Salitang Biblia. Oo. Sabi ni Brother Wendell, nasa ano yon, nasa Biblia yon, nakalagay doon, entrowadi para carpuer comenos pericaita Biblia. Yan na? Entrowadi para carpuer comenos pericaita Biblia. Yan na, hindi ko sabihin kung saan talata yon dahil... pakunwa, don't call it there, makurintihan pa, just call it here. Entruade para carpur communus pericaita Biblia. Yung Biblia doon, pag tinanslate mo yun, hindi Bible ang resulta. Ha? Yung Biblia, pag tinranslate mo yun, sa English, sa Tagalog, sa Bisaya, hindi Bible ang resulta, hindi Biblia. Kahit na Biblia siya in original, entrowadi para carpuer comenos pericaita Biblia, hindi siya Bible pag tinranslate mo. So don't expect na makakapagbigay rin ako na yung kataholos pag tinranslate mo Catholic resulta. Yun lang nga eh. Yun ang point, no? Hindi ganyan mag-aral ng Biblia, bro. Hindi ganyan mag-aral ng Biblia, ha? Kahit Biblia na yan. Biblia na yan. Pag yan, ito, sa Greek, mayroon nakalagay doon na Eucharistia. Pero pag yan, tinranslate mo sa English, hindi Eucharist ang meaning yan. Kundi, ang translation yan, hindi Eucharist. Ang lalabas dyan, Thanksgiving. Ang Greek ng Thanksgiving, Eucharistia. Hindi Eucharist. Sa English yan. Gaya ng ano ng Biblia. Ang Biblia pag sinalin mo sa English, books, plural ang Biblia eh. Yung ano, yung singular noon, Biblion. Biblia. Entrowadi para carpuer communos pericaita Biblia. Yung Biblia doon pag yon tinranslate mo sa English, hindi Bible ang resulta, kundi books. Kaya don't expect na may nabasa kang kataholos. Dapat ang translate niyan sa English should be Catholic. Mali, hindi ganyan mag-aral ng Biblia, bro. Tuturuan lang kita kung paano aralin ang Biblia, no?
Diyan, sige. Yan nagtatanong lang naman ako, bro, batay sa mga paliwanag mo. Yan kasi yung sinasabi mo. Ngayon, hinahanapan kita, nag-explain ka naman ng iba. So, okay lang sa akin, bro. Hindi yan ang sinabi ko. Kasi, hindi. Yan yung sinabi mo kanina. Hindi yan ang sinabi ko. Napakaliwanag ang sinabi ko kanina. Na ngayon, no? Ang sabi ko kanina, ulitin ko, ha, maliwanag yun eh. Ang name Catholic, doon kinuha sa Greek word na Catholic. Doon kinuha sa term na Catholic o Kataolos, Katoliki, Katolikos, doon kinuha ang term na Catholic. But wala akong sinabi na ang Kataolos, pag tinranslate mo sa English, Catholic ang result. Wala akong sinabing ganun. Sinabi ko, doon kinuha na ang ibig sabihin ng Catholic, universal. Kasi ang Catholic o Kataolos sa ano, ang meaning nun is throughout all. Aliwalong tanong nung sagot ko kanina, ba't mo binago? Sige bro. Wala, hindi na ako na, sorry, kaya nang sabi ko, hindi ako namimilit. Yun lang yung tanong ko sa'yo, bro. Yun lang, bro. Ikaw, bro, may baka may gusto kang itanong rin, bro. Kasi, medyo malalim na rin yung gabi. Wait lang, ha? Okay na, bro. Kung wala ka lang ibang tanong, pwede tayo mag-reschedule ulit another Monday night. No, sa Talakayan, kung meron kang gusto itanong, open pa rin ako, bro, Monday night, bro. Kung wala akong lakad. Sige bro. Thank you talaga sa lahat. Thank you. So, maraming salamat. 'Yon. Dahil malalim ng gabi, kailangan na niya na magpaalam. Okay, thank you sa iyo, brother. Ano? China paalam na, pero try ko kaya tawagin itong si ano, itong Alipuris ni Master Poop. Alipuris ni Master Poop, no? Try ko kaya tawagan, no? Okay. So, eto na. Tatawagan ko na.